Isang bata ang hindi inaasahang piliin ang alien na robot na ipagtanggol ang buong mundo laban sa mabangis na mga halimaw na tinatawag na Shard. Kasama ng tatlo pang mga piloto, sama-sama nilang lalabanin ang banta ng panganib para protektahan ang sangkatauhan. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Mech Cadets. Nagsimula ang kwento ng may sumakap na mga alien sa mundo, hanggang sa may dumating na parang mga anghel na niligtas ang lahat at tinawag silang mga robos. Taong 2075, isang binatilyo ang nagmomotor sa malawak na wasteland, pero gumuho ang lupang pinaghintuan niya at muntikan pa siyang mahulog. Buti na lang ay may tumulong sa kanya at nakuha rin ang alaga niyang motor mula sa bangin. May lumapit sa kanyang binibini na si Ava, at sinabihan ang kaibigan na dapat mag-ingat siya dahil muntik na itong mapahamak. Sa loob ng kampo, sinabi ni Sergeant Stanchi na may pumasok sa radar nila na dalawang Robomechs na mabilis na paparating. Inutos ni General Park na tanggalin muna ang Global Defense Ring at hayaan ang mga ito na pumasok ng Earth. Pagkabalik ng dalawa sa headquarters, narinig nila ang anunsyo sa pagsisimula ng pagpili ng piloto sa mga kadete, na ikinalungkot ng bida at nagsimula ng maglinis bilang janitor ng kampo. Dumating naman ang nanay niya na si Dolly, at ipinaalam sa anak ang pagdating ng mga bagong robos pero halatang nalungkot ang anak. Binanggit niya na ang pagiging piloto ang tanging gusto lang niya sa buhay, pero may magandang balita sa kanya ang kanyang nanay. Narinig niya si Chief Max sa cafeteria, na makukuha daw ng anak ang engineering internship at makakatrabaho niya din si Ava. Pagkatapos ay napansin niya ang dalawang kadete na nag-uusap sa hallway na sina Maya at Frank, nilapitan niya ang mga yun at sinabing good luck sa kanila. Sa loob ng klase, pumasok ang general at ang sarhento, at pinaliwanag ni Stanchi na ngayon ang araw ng seleksyon, pagkatapos ang mga robos ay mag-i-evaluate ng kanilang performance. Pipiliin din ng mga ito kung kanino sila sasanib, at hihirangin ang mga piloto bilang bagong mga mech cadets. Sa may hallway, kinausap ni General Park ang anak at pinaalala na ito lang ang dahilan ng lahat ng kanilang pagsusumikap. Dinagdag din na ito lang ang huling tsansa niya na maging isang piloto, at huwag sana niyang ipahiya siya sa lahat. Pagkatapos ay napansin niya na nakikinig si Stanford kaya pinagalitan niya ito na huwag daw siyang masyadong mausisa, sabay tinapunan ang robot niya ng kanyang juice box. Sa labas ng academy, nakita ng lahat ang lumilipad na mga robos sa himpapawid, at ginamit itong pagkakataon ni Stanford para makasama sa mga kadete. Lumapag ang mga higanteng robot sa harap ng mga opisyal, sabay kinausap ito ni General Park na dito sila makakapili ng gusto nilang sasaniban. Sa pila ng mga estudyante, laging nagkakamali ng mga kilos itong bida kaya napansin ito ni Olivia sa malayo. Nagsabi si Stanchi na ito ang araw ng kanilang paghahanda at pagbutihan daw sana nilang lahat, sabay pagsaludo ng mga kadete sa kanya. Ginawa rin yun ni Stanford pero nabuksan ang helmet nito, kaya kinumpronte siya ni Olivia kung ano ang ginagawa ng katulad niyang janitor dito. Kinarate niya rin ito sa sahig at ipinagdiinan na ang exo suit ay para sa mga piloto lang. Pinagalitan din siya ng sarhento at sinabing nakagawa daw siya ng major offenses. Sinundo na din siya ng mga MP robots para mag-escort sa kanya papaalis ng campus. Nagpatuloy ang pagsusulit at naglaban ang dalawang kadete sa loob ng ring. Magaling yung naka-red, at pinaikot-ikot yung kalaban sabay inihagis din papunta sa harang na barrier na ikinapanalo nito. Habang naglalakad pa uwi ang bida, napansin niya sa monitor na si Olivia ang nakakuha ng highest score sa pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, inanunsyo na ni General Park ang tatlong pinakamagaling na mga kadete para sa pagpipilian ng mga robos. Lumakad ang higanteng robot pero nilagpasan lang si Olivia. Sa halip, ay pinili nito si Maya Sanchez at nakipagsanib din dito. Ang sumunod na robos naman, ay pumunta sa kadete na may deferensya sa binti, at nagdesisyon na makipagsanib din sa kanya. Nadismaya ng sobra si Olivia at napansin na umalis na rin ang kanyang ama sa ceremony. Dismayado rin si Stanford ng araw na yun sakay ang bike, hanggang sa napansin niya ang liwanag na dumaan sa langit. Nakita niya rin kung saan ito bumagsak kaya agad niya itong pinuntahan. Sa loob ng kuweba, gumuho ang lupang kinatatayuan niya at bumangon dito ang isang dambuhalang robot na katulad ng mecha. Kinamusta ito ng bata kaya nagmadali itong lumapit sa binatilyo. Di inaasahang may sumugod na alien sa kanila kaya iniligtas siya ng robot papalayo sa labas.
Paglipad ng Robos, hinabol ito ng kalaban at pilit na hinihila pababa kaya nagresulta ito ng pagbagsak nila sa lupa. Buti na lang ligtas pa rin yung binatilyo pero patuloy pa rin sa pag-atake nung alien sa likod. Sa huli, ginamit ng bida ang motor niya at direktang pinatama sa may alien na tumalo dito ng tuluyan. Mahuhulog sana siya pero niligtas ulit siya ng asul na robot sa ere. Pagkalapag nila sa lupa, kinausap siya ng Robomech na gusto nitong makipagsanib sa kanya at nung ginawa nga ito, hindi makapaniwala si Stanford sa lahat ng nangyayari. Buhay pa pala yung kalaban at sinimulang atakihin ang bata pero pinigilan agad ito ng Robomech. Malakas itong Shark at naitulak sa pader yung robot nang biglang may tumira sa likod nito at sumabog. Isa ring robot ang nagpakita at nilabas nito ang malaking espada, sabay sinugod na muli yung kaaway ng maraming beses. Matibay din ang armor nito at nagawang mapigilan ang hawak na sandata, pero nailigpit ito dahil walang baluti ang nasa ilalim ng halimaw. Lumabas mula sa kanyang mecha si Captain Tanaka at tinanong kung okay lang yung bata. Pinagalitan naman ng ama si Olivia dahil nakita ang ugali nito ng mga robo sa pagpatol niya sa isang janitor. Pero ang katwiran niya, kung palilipasin niya yon ay nilalabag nito ang patakaran. Ang resulta pa rin noon ay wala pa rin siyang mecha at nagsigawan ang mag-ama. Dinagdag ni General Park na baka wala na daw dumating na alien robo sa lilipas na mga taon, at hindi daw sumasanib ang mga yun sa mga tao na lagpas ng 16. Iniwan niya ang anak na sobrang dismayado sa sarili. Balik sa bida, ipinaliwanag niya kung anong nangyari kanina, sabay sinabi ng kapitan na ang robo niya ay medyo maliit nga lang kumpara sa iba. Pagkatapos ay inanyayahan siyang bumalik ulit sa campus na ipinagtataka ng bida dahil na-expelled na siya. Pero ipinaliwanag ni Captain Tanaka na permanente daw ang pagsasanib ng robo sa tao, kaya ibig sabihin ay mech cadet na siya magmula ngayon. Natutuwang pumunta si Stanford sa kanyang robot at pumasok din siya dito. Sa loob nito ay may magarang upuan at pumwesto siya doon, sabay nagliwanag ang buo niyang kapaligiran. Nauna nang lumipad ang kapitan pagkatapos ay sumunod ang bata sa ere. Pagkarating nila sa kampo, ipinakilala ni Captain Tanaka sa dalawa ang bago nilang makakasama sa kanilang team, at nakilala nila ito na si Stanford. Ganun din daw ang kanyang Robomech na ang pangalan ay Buddy. Pagkababa nila sa garahe, hindi makapaniwala si Olivia at tinanong kung bagong robo ba yon. Pagkatapos ay nagalit ito at inaangkin na sa kanya dapat yung robo, pero huli na daw siya dahil nakipagsanib na daw ito kay Stanford. Hindi daw yun patas, dahil siya ang nanalo sa pilot selection at tinangkang suntukin pa yung bida, pero pinigilan ito ni Maya sabay dinala palayo. Sumunod ay itinuro ni Frank sa kanya kung saan nagre-recharge ang mga robot at tinignan ito ng mabuti ni Buddy. Mabait si Frank, at hinikayat si Stanford na nandito siya dahil karapat dapat siyang maging piloto kaya daw pinili siya ng kanyang Robomech. Sa training session, nag-sparring match ang dalawa ng swordmanship gamit ang mga wooden stick at nanalo dito si Olivia. Sumunod ay inihagis siya ng mentor sa sahig, na ikinagalit naman niya dahil bawal daw yung paggamit ng judo sa laban nila. Pero itinuro sa kanya na kung gusto niyang mabuhay sa tunay na laban, kailangan niya daw laging gumawa ng ibang paraan. Sa may dorm naman, lumabas si Stanford suot ang bago niyang uniform pero medyo asiwa siya, at lumapit sa kanya si Maya para ayusin ito. Pumunta sila sa garahe at nakipagkita sa kanilang mga mekaniko na sina Chief Max at ang assistant niya na si Ava. Natutuwa namang malaman ng kaibigan ang nangyari kay Stanford na naging piloto na siya, sabay kinamusta ni Captain Tanaka ang kalagayan ng mga robot. Wala naman daw problema sabi ni Chief Max, at ipinakita sa mga kadete ang bago nilang mga exosuits. Sa labas ng kampo, isa-isa na ngayon silang pumapasok sa kanilang robo. Ganun din ang ginawa ng bida pero hindi niya makontrol sa una ang kanyang armor sa ere. Sumunod ay ipinaliwanag ng kapitan ang Nexus Link na siyang kumukonekta sa kanilang mga robot gamit ang kanilang mga isip. Napunta sila sa ibang lugar na kung saan nakikita din nila ang bawat isa, at dinagdag ni Tanaka na ang lahat ng gagawin nila ay ikikilos din ng robot. Maging ang lahat ng sira ng robot ay mararamdaman din nila ang sakit nito sa kanilang katawan. Nauna nang lumipad ang kapitan sa ere at sumunod sa likod niya ang mga estudyante. Natutuwa ang mga bata sa unang paglipad nila sa mga ulap, at nagmamadali na ngayon si Frank na sundan ang bilis ng kanyang mentor. Ilang sandali, mas nanguna sa kanya ang robot ni Maya pero ang pinakamabilis sa kanilang tatlo ay si Buddy ni Stanford. Sa sobrang bilis nga lang ng paglipad ng bida,
Nagkaroon siya ng aksidente na nagresulta ng kanyang hindi makontrol na pagbagsak. Pagkagising niya ay nakalutang na pala siya sa may lupa, sabay na pansin din nila ang mga bilog na bagay sa sahig. Tinanong ni Frank kung ano ang mga ito pero wala ring ideya ang kapitan nila. Nang hula si Maya na baka itlog ito ng isang shark at posible daw nga yun, dahil ang mga alien ay kayang mag-adapt sa lahat ng kanilang kapaligiran. Sa loob ng kampo, dinala ng ama si Olivia at ipinakita sa kanya ang bagong robot na si Hero Force One. Isang higanteng robot ang tumambad sa harapan niya at ipinaliwanag ng general na ginawa niya ito para sa layunin na protektahan ang ating mundo. Tinanong ni Olivia kung sino daw magpapalipad niyan, at sumagot ang ama na wala daw siyang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang anak lang niya para maging piloto ng bagong robot. Sa laboratorio ng headquarters, dinala ang mga itlog para pag-aralan ng scientist, sabay sinabing may senyales daw ng buhay sa loob ng mga ito. Meron din daw silang mineral components na nagmumungkahi na galing pa daw sila sa Mars, at binanggit ni Captain Tanaka na dapat daw nila itong iligpit. Tumanggi yung scientist dahil gusto pa daw niya itong pag-aralan ng matagal pa, may posibilidad din na dito lang nila malalaman kung paano gumawa ng matibay na armor. Pero ipinagdiinan pa rin ng general na iligpit ang mga ito sa madaling panahon. Pagsapit ng umaga, malugod na sinabi ni Chief Max na meron daw silang upgrade sa kanilang paboritong mga robot. Dinala na ngayon ang sandata para kay Big Red na isang malaking staff, at umiikot na dalawang stick para kay Thunder Wrecker. At dahil ang abilidad ni Buddy ay nakapokus sa bilis, naisip nila na palakasin pa nito ang kanyang punching power. Sumunod ay lumabas ang bagong kasamang robot nila at napagtanto ni Frank na siyempre, ginawan siya ng bagong robot ng tatay. Isa-isa na ngayon silang naghanda sa paglipad, at pinaalalahanan ni Tanaka na dapat pa rin daw mag-ingat si Olivia sa robot niyang prototype. Sa loob ng garahe, may nakita silang grupo na nilalapag ang kanilang mga equipment sa lugar, sabay kinausap ni Max ang engineering leader nila na si Chief Clark. Nag-alitan yung dalawa tungkol sa naging nakaraan nila, pero okay lang yun dahil na-assign naman daw siya sa pagbuo ng Hero Force program. Ipinaalam din niya na dito na daw sila magtatrabaho simula ngayon at hindi dito natuwa ang grupo ni Max. Balik sa mga bida, kinamusta ni Captain Tanaka si Olivia at nagsabi ito na okay lang daw siya pero 8% na lang kaagad ang kanyang power source. Naglanding sila sa tabi ng ravine at gustong malaman ng kapitan ang kapabilidad ng bawat sandata ng kanilang mga robos. Unang nagboluntaryo si Maya kaya naglabas si Tanaka ng flying drones para atakihin daw niya yun. Inilabas na ngayon ni Big Red ang kanyang sandata na long staff at isa-isang winasak ang mga drones sa himpapawid. Sumunod ay si Frank, gamit ang kanyang double stick, hinabol nito ang mga drones sabay naglabas din ng panira na nagpasabog sa mga target. Pagkakataon naman ni Stanford, muling naglabas ng mga flying drones ang mentor at sa una ay hindi makatama ng target ang robo niya. Nadismaya ang bata, pagkatapos ay naisip niyang gamitin ang hand glove at ginawang pira-piraso ang malaking bato na nasa likod na tumama din sa mga target. Namangha din sa kanya ang dalawa nitong kasama sa nagawa niya at ang pinakahuli ay si Olivia. Pagkalabas ng target, tinira nito ng kanyang missiles at agad niyang napasabog ang mga ito nang wala pang 5 segundo. Sa laboratorio naman, sinusubukang kausapin ng scientist ang ibang kampo para hilingin nito na pag-aralan pa niya ng matagal ang mga specimen ng shark. Balik sa training, ang misyon nila ngayon ay kunin ang bandila sa ulo ni Tanaka, na agad namang sumugod ang mga kadete pero mailap ang kapitan. Sinusubukang patamain ito ni Olivia at muntikan pang matamaan si Frank sa likod. Sumunod ay ginamit ni Maya ang kanyang long stick pero pinalibutan lang ito ng sandata ni Tanaka at inihagis siya palayo. Wala ring nagawa ang atake ni Frank sabay inihagis din ito sa HF1. Ang huli ay si Stanford, na sinalo lang ang suntok nito sabay isinama din sa dalawa sa sahig. Nawala ng focus saglit ang kapitan, at di namalayan ang pagsipa sa kanyang family jewel, kaya matagumpay na nakuha ni Maya ang bandila. Ang huling session ng training ay tungkol sa pagtutulungan nila bilang isang team. Nagmungkahi naman si Stanford na gawing decoy daw si Maya para targeten ng mga drones pero tumangging gawin yun ng babae. Ayaw sumunod ng buong grupo kaya mag-isa na lang na umatake si Frank pero agad na napondirya ang kanyang robo sa ere. Si Buddy ay ganun din, inatake siya ng drone at ilang sandali ay bumagsak din siya sa lupa. Sumugod ng direkta si Olivia pero nang malapit na siya ay itinulak lang ito ng kapitan. Pagkatapos iligpit ni Maya ang dalawang drone,
Inatake niya pagkatapos ang mentor pero naihagis lang din siya sa kalapit na pader at pinagsabihan na di daw niya ito magagawa ng mag-isa lang. Pero determinado pa rin ang kadete at lumabas ito sa kanyang robot sabay ng pagkuha niya sa bandila. Di inaasahang may bumagsak na malalaking bato mula sa itaas, at pagkagising niya, may nararamdaman siyang masakit na kirot mula sa kanyang balikat. Pagkatingin niya sa mga robot, napansin niya na nawasak pala ang balikat ni Big Red, at nakuha ulit nila ang bandila ng kanilang misyon. Samantala sa laboratorio, nagpapanik yung scientist dahil nasisira yata yung computer ngayon. Nadagdagan pa ito nang magbukas ang pang-apat na container at natakot ang lalaki sa posibleng pwedeng mangyari.